Hello mga ka-vlog-vlogan, welcome back sa aking channel. At ngayong pag-uusapan natin ang isa sa mga bagay na kailangan nyong tandaan paglilipat kayo ng isang subdivision. Yan ay ang pagkakaroon ng Homeowners Association. Ating pagbabalik. Ayun na nga mga ka-vlog-vlogan, bakit kailangan ninyong tandaan na paglilipat kayo ng subdivision, merong Homeowners Association? Ano ba ang role ng Homeowners Association at bakit kailangan yun? So yun yung pag-uusapan natin. So dito sa Pilipinas, kung tumira ka sa condo or condominium or tumira ka sa isang subdivision, meron talagang Homeowners Association. So ang Homeowners Association ka, well, self-explanatory, yan yung asosasyon ng mga may-ari ng properties, may-ari ng bahay or may-ari ng condo. Kanino nakapangalan yung bahay, kanino nakapangalan yung condo, lahat sila may organisasyon or may asosasyon. Kailangan po yun. Bakit? Unang-una, yung Homeowners Association, sila ang namamahala ng buong subdivision. Bakit kailangan yun? Kasi nga, kung walang Homeowners Association, ang mangyayari ay napapabayaan yung mga facilities. Kung meron kayong swimming pool, meron kayong mga poste sa mga kalye, mapapabayaan yung lahat kung walang mamamahala. So gusto nyo ba yun mangyari pag tumira kayo sa subdivision? Siyempre hindi, di ba? So, bakit ko ito din i-discuss? Dahil meron po mga tao na hindi nila alam na meron ganong ganap or ganong pangyayari or automatic na magiging member sila ng asosasyon, ng Homeowners Association pag bumili sila ng subdivision or bumili sila ng condo. Nakakapagtaka lang bakit hindi nila alam, pero intindihin natin na lahat tayo may iba-iba tayong background, iba-iba yung pinagagalingan natin at iba-iba yung sitwasyon natin sa buhay. So maaring yung taong yon ay hindi siya kailanman tumira sa isang community na kagaya ng isang subdivision or isang condo. Kaya hindi niya alam na mayroon palang ganun or hindi niya alam na automatic yung membership once na nagmay-ari siya ng property or bahay sa isang subdivision. So hindi natin sila masisisi. Kaya ako nga sinasabi to dahil meron talaga. Ngayon, bakit pag merong asosasyon, meron siyang kadikit na association dues or monthly dues, kung ano man tawag nila doon, basta dues, hindi po orange juice, association dues. Yan po ay bayad ng ninyo dun sa association bilang pagiging member nyo ng association. Bakit kailangan ng membership or association fees or association dues? Yung pong perang yon ang gagamitin para i-maintain yung property. Maintain yung swimming pool, maintain yung mga ilaw, papapasweldo sa mga guard, sa mga guardhouse ninyo, ano pa ba, papatabas ng damo, papagawa ng, anong tawag doon, papagawa ng clubhouse, yung mga ganun. Pag-hire ng mga tao, kasi syempre kailangan may taong, di ba, may taong mamahala doon sa clubhouse, may pwedeng clerk, secretary, yun doon kinukuha yung mga panggastos. So kailangan may association dues. Now, next question is, magkano ang association dues? Dito ngayon, nagkakaroon ng pagtatalo ang mga tao. Dahil, hindi naman lahat sa loob ng isang subdivision ay may kaya. Siyempre, merong mga tight ang budget. Merong iba na umaasa sa mga anak na nasa abroad, na magpapadala ng pera, mga ganun. So, hindi fixed income, parang mga ganun. So, siyempre, ayaw ng iba ng mahal. Or ayaw naman natin lahat ng mahal na association dues. Pero kailangan po kasi talagang bayaran yun eh. So anong merong basihan kung paano nakikinocompute ang monthly dues or association dues or monthly dues. Okay, merong basihan. Now, ganito kasi ang nangyayari nun. Dito sa subdivision namin sa Meridian, hindi pa kami nag-e-elect ng Homeowners Association officers. Nasa discussion pa lang at hindi pa rin namin alam kung magkano yung association dues. Pero ang nangyayari ngayon is yung developer pa namin, which is PhilInvest, sila pa ang gumagastos ng lahat-lahat ng facilities dito. So sila ang nagbabayad sa guard, sila ang nagbabayad ng mga pailaw at pag-maintain ng swimming pool kung na-maintain man nila dahil ang pangit-pangit ng pool namin ngayon na hindi gumagana at hindi magagamit. Sila yung gumagastos nun. Diba? So pag-compute ng association dues ay meron silang listahan ng expenses, ng monthly expenses. Tapos, ginagawa niyan is dinidivide yan
ng number of units sa loob ng subdivision. So, kung meron tayong example, meron tayong 100 na bahay sa loob ng subdivision. Tapos, meron tayong monthly, kunyari, na ano, na expenses sa pag-maintain ng subdivision, yung pambayad ng guard, yung maintenance ng clubhouse, ganun. Kunyari, umaabot siya ng 1,000 pesos. So, again, 100 na residence or 100 na bahay, 1,000 pesos na ano, monthly expenses. So, ang gagawin dyan is yung 1,000 divided by 100. So, magkano ang sagot? 10 pesos. So, yun yung magiging effective na monthly dues, 10 pesos. So, ganun yung idea, rough idea kung paano kinocompute yung monthly dues. Diba? So, syempre, hindi yun yung example lang yun, hindi yun yung totoo, hindi yung totoong ganap. Bakit siya naging crucial? Kasi nga, pwedeng mahal, pwedeng hindi. Pero ito lang masasabi ko dyan. Pangarap natin tumira sa isang maayos na subdivision, hindi naman mukhang informal settler na area, di ba? Hindi naman ganon. Yun, ayaw natin tumira sa ganon. Gusto natin maayos, malinis, and peaceful na subdivision. At hindi magulo tingnan. Kung gusto natin lahat ng ganong level ng kaayusan, kalinisan, kailangan din natin gumastos talaga. Kagaya lang yan ng kahit ibang item na binibili natin, kung bibili tayo ng mumurahin, expect natin na madaling masira. Diba? So, ganun lang din yun. Kung gusto natin ng sobrang maayos sa subdivision, maganda yung facilities, kailangan talaga natin gumastos. Ganun lang yun. Hindi naman tayo pwedeng mag-demand ng, kunyari, 1,000 pesos worth ng sapatos. Pero ang binabayad natin, 100 lang. Hindi naman pwede ganun. Diba? Or pwedeng, kunyari, magpaparibad ka ng buhok para sa mga mothers dyan. Paparibad ka ng buhok worth, let's say, magkano ba riban ngayon? 1.5? Hindi ko alam. Mayroon, paparibad ka ng 1.5. Pero ang pera mo, 150 lang. So, hindi naman pwede ganun, diba? Hindi mo makukuha yung quality ng 1.5 sa 150 mo. So, ganun yon. So, kung ayaw niyong gumastos sa medyo mataas na monthly dues, well, ako magagawa dyan. Pero, ayun na nga, yung nakukuha nating servisyo, nakukuha nating quality, ay katumbas lang din yan kung magkano yung binabayad natin. Ngayon, ang next question kasi is, paano pag hindi pa natitirahan lahat ng bahay? So, nung nag-meeting kami with PhilInvest, ang sabi nila na yung mga hindi pa nata-turnover ng mga units, yun yung si PhilInvest ang magbabayad ng dues nun. So, walang problema. Ngayon, paano naman yung mga na-turnover na pero hindi pa natitirahan? Ang sagot po dyan ay kukolektahin po yung monthly dues nila. So, ang mangyayari is kung time na nililipat na sila, so yun na, sisingilin na sila kung ilang buwan yung mga nakaligtaan nilang bayaran. So, kasi responsibilidad po kasi yan ng bilang homeowner ng pagbayad ng monthly dues. So, paano naman pag pinaparentahan yung unit? So, kung kayo yung may-ari, kung ako kunyari yung may-ari, pinarentahan ko sa iba, ako po ang magbabayad bilang owner. Ako ang magbabayad ng monthly dues. Pwede rin na yung umuupa sa akin, sila ang magbabayad. Bigyan niya ako ng resibo. Pwedeng ibawas ko na lang sa upa nila. Parang ganun. Kayo na bahala mag-usap. Pero kailangan pa rin bayaran yon. So, ano mangyayari pag hindi kayo nagbabayad ng monthly dues? Well, magiging delinquent kayo. So, pwedeng hindi na kayo pwedeng gumamit ng facilities. Pwedeng, kunyari, yung poste nasa tapat ng bahay niyo, yung ilaw. Baka hindi ayaw ayusin ng homeowners. Baka ganun na mangyayari. Magiging delinquent kayo. At meron po yung mga karampatang sanctions or parusa na bahala na yung homeowners association officers na mag-usap-usap kung ano man yun. Diba? Or pag-uusapan niya ng buong homeowners kung anong gagawin sa mga delinquent. So, yun lamang po. Sana po may napulot na naman po kayo dito sa aking ngayon about sa homeowners association dues,
At ayun, expect nyo na na pagbibili kayo ng subdivision, meron talagang ganon. At sana kayo ay magbabayad dahil para din yun sa inyo or para yan sa atin na nakatira sa subdivision para maayos yung ating tinitirang community. So, that's it for today. Don't forget to subscribe, hit the bell. Kung may tanong kayo at may comment, so, this is about that. And, bye-bye.